another vlog. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung basic furnishing ko kay Sir Lito at nag-furnish sila sa akin. So ako na nag-handle, ako na rin magma-manage ng unit nila. So yung dati nilang agent is from SMDC rin, si Pao. Hi Pao, thank you. So ipapakita ko ngayon sa inyo yung unit nila, Ma'am Jane and Sir Lito. So from Tower 2, 917. Kitchen, wala akong dinagdag sa kitchen na area. Ayun. Ah, ito pala, Woofy. Itong Woofy, palagi ninyong nakikita to. So, ang Woofy is a internet provider na pwede siyang, no lock-in contract. So, pwede nyo siyang loadan kasi prepaid siya. So, pwede to. So, sa ibang unit owner na gustong umuwi, and then, kung gusto ninyong maglagay ng Woofy, magkaroon lang kayo ng internet. So, ito pwede kasi may 7 days, free sila. So, dito sa kitchen, wala akong ilagay. Wala ding request si tenant. So, ang meron lang is yung microwave na American Home and 2-door na Panasonic na ref. Yun lang yung dito ulit sa kitchen area. So, punta tayo sa bathroom. So, sa bathroom, hindi pa nailagay, may kulang lang na shower curtain. So, hindi na ako naglagay ng glass enclosure. Pero yung ibang unit owner, nagre-request sila ng glass enclosure, nilalagyan ko lang din. So, ang nilagay ko at kasama sa furnishing ko is yung curtain, shower curtain, and then shower heater, and dito, washing machine na Panasonic. So, same sila ng ref, Panasonic yung brand. And naglagay ako ng washing stand, which is kailangan, essentials dito sa short 2 dahil yung drainage niya is nasa ilalim. So, para mas okay din na may washing stand. And nag-provide din ako ng mirror. Kasi dito, walang naka-install na mirror. So, kailangan pang lagyan. So, ito rin, pinalitan din namin. Dati wala siyang outlet. So, yung ibang unit may outlet na, yung iba wala. So, dito, nagbalik po ako. So, kasama dito sa basic furnishing ko. So, dito, punta tayo sa living area. So, sa living area, ang mga item na nilagay ko is yung ceiling light, frame, and sofa, dining 4-seater. So, hindi na ako naglagay ng TV. Hindi nag-request si tenant ng TV. So, no need na. Pero pag nag-request, sinasabi ko kay owner. Pero yung ganitong setup, hindi siya kasama sa one. Yung ganitong setup lang yung 160. So additional na lang kung magpapalagay sila ng TV. And then, mamaya kasi magsasign na kami. So ito yung mga kailangan. ID and move-in and tenant information sheet. So contract. So 3 copies. Isang copy sa admin, isang copy sa tenant, isang copy sa akin. So, after nun, ipapanotarize muna bago isubmit sa admin. So, dito, naglagay ako ng wall frame na painting talaga siya. Kung makikita ninyo sa ano niya talaga. So, sa element na ginawa is talaga makikita ninyo na parang may painting siya na something na... So, simple lang siya, more on white. And then, so nag-match din siya sa sofa. Yung sofa bed to na may coffee holder. Ayan siya. So pwede rin ihiga. So ano siya, parang 3-in-1 na yung purpose niya. May coffee holder and then sofa and then sofa bed na rin siya. So si owner nag-request ng color na to, gray. Which is same color ng bed, gray din. So, ito yung light na para siyang Okada logo. So, tinawag ko siyang Okada light. Kasi ang ganda talaga niya. So, tricolor din siya. Kung makikita niyo. Ayan. May white, may warm. So, it's a combination. Depende sa mood ninyo kung gusto ninyo. And next, punta tayo sa bedroom area. Sa bedroom area, meron lang akong... dito, nilagay na, ni-request ni owner, yung wall light. Ito. Yung wall light is, gold, and then tricolor din siya.
So, kung makikita ninyo, may white, same din. May warm, and then may combination. So, ano na talaga siya? 3-in-1 na. And then, ito yung bed. Sa bed naman, ang pinoprovide ko is yung 54 by 75, which is yun yung full na ano size niya. Kasi yung queen size, medyo masikip na siya. So, hindi naman nag-request si tenant na magpalit ng bed. Okay sa kanila to. Dahil pa, one person lang siya. Ayun. And dito sa side na to, makikita ninyo, nagdagdag lang ako ng dalawang item. Ito yung 3-door na white na may ano mirror. Konting isang side lang siya na may mirror. Mostly ayaw nila ng maraming mirror pag Chinese. So, naglagay din ako ng vanity. And then yung isang chair dito ko din nilagay. Ayan lang. And then, naglagay din ako ng, ito kasama dito sa furnishing lahat. Naglagay ako ng 3 curtain. And kasama din yung sharp na inverter, 1.5 horsepower. And ito, papalitan ko pa. Ang request ni owner dito is yung IKEA na ilaw na yung gold. So, papalitan ko pa siya. Pero, sinabihan ka naman yung tenant na itanggalin ko na lang siya and then papalitan ko nun. Yung parang bilog yun eh, gold. So, bagay din siya dito. And so, ang view nito, facing na Makati. Sunrise. And then, makikita ninyo, may portion naman sila yung doon banda. Yung parang airport na side. Dito, yung fill and vest. And doon na side is yung Makati. So, maganda rin yung view niya. Kaya nagustuhan din ni tenant. Mostly, gusto nila yung facing ganito kasi may privacy sila. And mas maganda yung signal ng phone dito eh. So, mabilis talaga. So, ayan, makikita ninyo. And sa balcony, wala nang ibang request si tenant. So, naglagay dito nilagay yung compressor. Hindi ko siya masyadong sinagad. Ang sabi kasi nung nag-install, huwag masyadong isagad para in case pag nilinis yung compressor, mas accessible siya. So, yun lang. So, sa mga unit owner na gustong magpa-furnish sa akin, email nyo lang ako sa dalepublico@gmail.com. And don't forget to like and subscribe sa channel ko. Thank you! Bye!